90% win rate. Wow. 90%. That was huge as a developer of a game. Kasi kung iisipin mo, ay, yung mga gumawa na mo ito, they're very busy. Kumbaga, inaayos nila yung mga ano patch na susunod. Siyempre, kinokontrol din nila yung sino ba yung OP na hero ngayon. Medyo ayusin natin on the next patch. Tapos, given na sila rin mismo talaga nilalaro nila. Ito yung masasabi natin, Kuya Wolf, na, na fit, parang you empathize with your hero. Kumbaga, you only know how it feels when you actually play it. Correct, correct. So this time, si Ruler Lee and si Fiu, parang sila naka-mask ngayon. Seems so na lamang na konti si Ruler. Pero pares pa rin yan. 2 gold, it's technically nothing. Nagkakapalitan nga lang dito. Exchanging blows. Ruler Lee is gonna lead. Actually, hindi. Mas lamang pa rin sa HP itong si Fiu. Nagkamali na that. Phantom Dash is gonna be there. Palitan ulit. Si Fiu yung mas lumalamang ngayon sa mga exchanges natin. Blow by blow. Na Ruler Lee, have to be careful! Nagkapalitan, parehas lang iniisip. Si Fiu, pumunta sa Lita Wanderer, kasi si Ruler Lee wants to punish this, wants to go for this, and will get the first blood, may execute! Ruler Lee! My Ruler Lee, the team winning against pro players! Wow, that was very exciting, Wolf! Pero, I'm about to say kanina, medyo nagkabakbakan kasi, kanina, if I'm not mistaken, the our dev team player representing was Q. And he's actually using the same thing. I mean, the disabling strike, the fighter emblem. Ah. There was a time na ang dinash niya was actually the Lita Wanderer. I don't know if it's Fiu. Pero ngayon, si Fiu lugi na naman ng palitan. Palitan din ang ultimate. Nagbalan lang sila dito. Exchange papers. Yes. Nagpalitan na ng lugar. So, wow, Ruler Lee winning. Pero I'm really excited, eh. Kasi sabi nga natin, this is the dev team is playing right now. So, meaning, they know exactly bakit kaya disabling strike. And I really would like to know why. Kasi 1v1 are supposed to have the high-end drive because it really works. Pero having a disabling strike, sabi ng mga dev team natin, this is far much better compared to the stats na binibigay ng high and dry. Oo nga naman. And kung talagang palitan ng bato, let's say na lamang naman yung disabling strike. But when it comes to bursts, yung pag na-combo mo, syempre mas gusto mo yung high and dry. Fiu with the jump, actually, Ruler Lee, hindi natama yung kanyang ultimate. And Fiu has to be backing off now. Just got word na dahil kasama na yung mga developers natin, we're just buying time earlier, pwede na rin po mag-teleport ngayon, mag-recall. I see. Oh, kasi there might be viewers who actually thought, ay, kanina sabi nilang bawal daw mag-TP, bayad ng TP si Ruler Lee. Pero syempre, as the matches go, medyo may mga ano tayo na babago ng mga rules. And the players were definitely knows how to utilize it. Kumbaga kanina, bawal mag-TP, let's use Bloodless Axe. Ngayon, pwede na mag-TP, let's go all out, damage na ulit. Correct, correct. Here we are. Lamang dito si Ruler Lee. Again, guys, unang makadalawa ay automatically mananalo. At unang makapagpatumba ng Tore ay mananalo din sa ating laban. Ruler Lee just poking. Now, we'll have to commit the ultimate. Nasaktan si Fiu. Fiu is also back with his Dreadnought armor. Napapakunod din. Ginamit ni Fiu yung kanyang ultimate para doon sa minions. And makiklear niya ito ng sobrang bilis. Will there be any punishment of sorts? Ruler Lee poking. But also dash out. Using the eye for an eye. Yung second skill niya. So, again, pwede na po ulit mag-TP pabalik. Yes. Pero still, Fiu still manages. Kumbaga, kanina, both of them, Flat TC and Fiu using BOD. Pero sabi nila, mukhang okay nga yata yung ano, yung item ni Kuya Kili using the Bloodlust Axe. Thunder Belt, is this adjustment para kay Ruler Lee? Pero may magandang ultimate ginamit ni Fiu. Ruler Lee gets out as well. So, nag-Thunder Belt si Ruler Lee. Possibly, is this for extra magic damage? Possibly. Ito pero ba? Since kasi Fiu actually exchanging. Phantom Slash. Yes, go. Is, okay pa i-execute dyan dito. Wolf, he could be able to jump in, pero I'm afraid. So, I was also thinking, bakit nga kaya Thunder Belt? Pero kasi the main mechanic of it, oh my
this might be it. Oh, kailangan mo si Ruler Lee. Pwede na yata. The comeback, Ruler Lee. Oh, kailangan may minions na ako po. That's it.